Direk Paul Soriano, sinabi ng Pangulo na magiging trabaho ng Presidential Advisor on Creative Communications ang pagsusulong sa turismo sa bansa. Ito pa, isa pa to. Isipin nyo ha. May video nga ako dito eh. Sabi ko, naglagay ng posisyon hindi daw para sa PR niya, kung hindi para sa turismo. Gumawa ng isang posisyon na meron namang posisyon para doon. Ewan ko nga kung hindi nyo maintindihan eh. Sabi ko nga, napakasimple. Ito yung DOT. Andito yung sekretary ng DOT. Eh para mo sinampal yung sekretary mo doon na ang gagawin trabaho nito eh para sa turismo. Hindi ba? As simple as that. Ganun ba ka-stupid yung sekretary mo sa DOT at kailangan mo maglagay ng isang appointment ng isang presidential advisor for tourism? Na iba nga lang ang pangalan. Isipin mo ah. At pagbida sa talento ng mga Pinoy, si Direk Paul ay inaanak sa kasal ng Pangulo at pamangkin ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pamangkin at inaanak. Malinaw. Oh, ha? Diba? Ewan ko talaga kung hindi nyo pa rin makita na this is just a political accommodation. Hahanap na lang kayo ng lusot. Sana ginalingan nyo. Hindi kasi, keso daw sa sining, kwagkanta, para sa turismo ng Pilipinas. Ano ba talaga? Kasi, yung mga posisyon na yan, meron posisyon yan eh. Kaya nga feeling ko na medyo sabit. Sabit kasi ito, siguro, gusto nilang lagyan ng secretary level itong si Paul Soriano. Hindi lang nila mailagay bilang secretary ng tourism kasi baka hindi niya pa kaya ang trabaho ng isang government department. Okay? Eh kasi, kailangan magkaroon ng secretary level pero madali lang ang trabaho. Ibig sabihin, hindi ganun kahirap yung responsibilidad. So, eto yung DOT, may sekretaring sarili yan, may USIC yan. It's an entire department. Imagine niyo, entire department that focus on tourism. Tapos gagawa ka ng isang position, secretary, creative communication, pero para sa tourism yan eh. Pambihirang buhay to. You have an entire department doing that job. Tapos gagawa ka ng isang position just to, ano? Para lang may secretary level. Banat bay. Ano? Ikaw na maging presidente. Ikaw na lang presidente. Ikaw na lang presidente. Magaling ka naman eh. Tumakbo ka, presidente. Alam mo kasi ito, siguro kung pwede mo namang ibahin na lang eh, siguro pwede mo sabihin na kasi na ano eh, nabati ko siya doon sa issue na baka gagawing creative communication kasi gagamiting PR. So nabati ko siya doon, konting batikos, atras. Eh, alam naman natin, pagka nabatikos, nung umaatras bigla, kung ano-ano ng dahilan ng binibigay. Oh, ano sagot? Ikaw na maging presidente, Banat bay. Masyado ka magaling, ikaw na maging presidente. He's not there to be part of the PR machine. He's there to find ways to promote the creative industry. Kasi doon siya galing eh. Creative industry. Okay. Ang uling pagkaalam ko, ang mga meron lang is mga music industry, movie industry, film industry. Ngayon, may creative industry. Ano kaya yun? Lalong gumulo, eh, no? Tapos ito nga, eh, sabi nga ni Boss Dada, inabot siya ng 2 weeks to explain kung ano yung kung ano yung trabaho ng secretary. Wow. Kaya nyo pa? Hindi, ako nagtatanong lang, kaya nyo pa? Kaya nyo? Ewan ko, kaya nyo pa? Ako, parang ano na eh. Kaya nyo pa? Mandakin mo inabot ng 2 weeks para magkaroon ng description. Alam mo, ganito yan eh.
Alam mo kung anong tawag ko dito sa gobyerno natin ngayon? Ito ang perfect example ng gobyerno natin ngayon. Makinig kayo ha, makinig kayo. Parang isang archer. Anong archer? Yung gumaganyan-ganyan, yung si The Arrow. Kilala niyo si The Arrow? Si The Arrow, yung namamana-mana. Oh, si The Arrow, di ba? Eh, namamana. Pinana niya, poof! May ano pa, may sound effect pa yun. Tapos pagka ano sa target, ang ginawa, inusog yung target doon sa may kung saan bumagsak yung arrow. Tapos itinusok. Oh, ulitin ko. Yung namamana, pinana niya yung langit. Psh! Bumagsak sa lupa. Tapos kinuha niya yung target at saka niya inilagay yung target doon sa pana. Ay, sa pana, doon sa ano, doon sa ganun, sa bala. Ano ibig sabihin nun? Simple lang. Ano ibig sabihin? Simple lang. Ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon, appoint lang. Hindi, kasi kailangan natin mabigyan ng appointment, secretary level yan. Oh, eto pangalan mo, secretary level. Plak. Oh, ikaw. Nako, tumulong ka sa kumpanya ko. Yusik ka ngayon. Ito ka, asik ka. Oh, eh, ito ka. Oh, ano? Ano na? Tsaka na natin yung description. Tsaka na yung description. Unahin na muna natin yung appointment. Appointment muna, tsaka na muna yung job description. Parang ganun na nangyayari ngayon eh. Oh, bigyan muna natin ng appointment. Eh, susunod na yung job description nila. Tsaka na yun, mga after 2 weeks. Feeling ko ganun na nangyayari, di ba? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo susunod na dyan. Bago matapos ang taon na ito, susunod na dyan yung tansong pulburon. Sigurado ako dyan, namo. Tapos tsaka na yung description. Eh, tsaka na. Ako talaga gusto kong ma-appoint yun. Tingnan mo kung gaano maghihimagsik ang tao pagka na-appoint yun. Sigurado ako. Bakit? Eh, hindi naman talaga qualified yun eh. Hindi talaga qualified yun. Yung si Tansong Pulburon, hindi nga graduate yun. Laging nawawala yun sa pag-aaral niya. Ang alam lang nun, magdala ng libro. Ganun. I-display sa likod ng ano niya yung libro. Katarantaduhan lang din eh. Ganun lang ang gagawin niya. Maniwala kayo sa akin yan. Tapos, pagka meron na siyang secretary level, that's the time na ano. Tsaka na yung description, job description niya. Naku, maniwala ka sa akin. Sigurado yan. Anyway, binababoy naman na gobyerno ngayon. Sagad-sagarin nyo na. I-appoint nyo na yung baboy. Isagad nyo na. Nahiya pa kayo. Ito pa, next.